Napaka-iconic talaga ng pagkakasabi ni General Douglas MacArthur sa katagang I Shall Return. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng katagang ito? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. March 11, 1942, noong lisanin ni General Douglas MacArthur, kasama ang kanyang mga tauhan at pamilya ang isla ng Corridor upang tumakas at magtungo sa Australia sakay ng Fiti boat. Narating nila MacArthur ang isla ng Mindanao makalipas ang 2 araw na paglalakbay at mula sa Mindanao ay lumipad patungong Australia ang General sakay ng Boeing B-17 Flying Fortress. At pagkarating sa Australia, doon niya sinambit ang katagang I Shall Return. Pero bakit nga ba nilisan ni General Douglas MacArthur ang Corridor? Dahil sa matinding opensang ginawa ng Japanese Imperial Army noong 2 digmaan ay nagsanhi ito ng paghina ng puwersa ng pinagsamang hukbo ng Pilipino at Amerikano. Dahil sa mga pangyayaring ito ay nagbaba ng kautosan ng Panghulo ng Amerika na si Franklin Roosevelt, pinagutos nito ang paghalis ng General Douglas MacArthur na agad naman sinunod ng General, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sa kanyang pag-alis ng Corridor ay naiwan nito ang 90,000 na sundalo na nasa malubang kalagayan at malapit ng sumuko sa kamay ng mga Hapon. Hindi naging madali ang ginawang pagtakas ng General. Sakay ng Fiti boat, nagtungo sila sa Mindanao at narating nila ito sa loob ng 2 araw. Agad na sumakay ang General sa V-17 Flying Fortress upang magtungo sa Australia. Noong makarating sila sa Australia ay muling sumakay ang General ng eroplano upang tunguhin ang lugar ng Melbourne, Australia. At pagkarating dito ay sinalubong siya ng Australian Prime Minister Frank Ford. Nabalot ng pagkabahala ang General noong malaman niya na kaunti na lamang ang kanyang nadatnan na tauhan sa Australia na balak niya sanang papuntahin ng Pilipinas upang tumulong sa mga naiwan niyang sundalo. Dahil sa mga sunod-sunod na masasamang pangyayari, ay taas noon niyang sinabi ang makasaysayang kataga na I shall return. Marami ang naapektuhan sa ginawang pagtakas ng General. Naiwan niya ang kanyang sundalo at sibilyan na halos demoralisado. Kulang na ang pagkain at halos sumuko na sa mga Hapon. April 9, 1942, bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapon. Makalipas lamang ang 1 buwan, sumunod na bumagsak ang Corridor. Maraming umasa sa pangakong binitawan ng General na siya ay babalik. Makalipas ang 2 taon, tinupad ng General ang kanyang pangako at pinanindigan ang kanyang katagang, I shall return. Noong bumalik ito sa Pilipinas, October 24, 1944, upang isakatuparan ang kampanyang ibalik ang kalayaan sa bansa.